Hi guys! Welcome to my channel again. Today, magluluto naman tayo ng isang simple at pangkaraniwan lang na recipe. Niluluto natin sa bahay. Ito ang sinigang na hipon. Ayan. So, ito yung ating mga gagamitin. Meron tayong kangkong, hipon, meron tayong, syempre yung ating mga gulay na panlagay sa sinigang. Meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, at yung pampaasim natin. Ayan. So, very fresh yung gulay natin. So, eto na guys, ang ating gagawin, maglalagay lang. Ako naglalagay ako, isinusute ko yung aking gulay at saka yung aking kamatis, sibuyas, ayan. So, kung hindi yun ang bet ninyo na way ng pagluluto ng sinigang, pwedeng-pwede naman na do it on your own way, diba? So, we're just sharing our recipe and how we cook, diba? So, eto yung way ko, sinusute ko siya kasi para ano siya eh. Iba yung aroma kapag ginisa mo muna yung iyong sibuyas, bawang, and then since nahipon to, madaling maluto. Yan, lagay ko na yung bawang ko. Madali siyang maluto, so isusute ko rin yung ating stir fry ko ng sandali yung ating gulay. Ayan, so ito na. Ilalagay ko na yung aking kamatis. Ayan. At igigisa natin yung ating kamatis hanggang maging malambot na siya. Parang ano na siya, yung mushy-mushy. Ayan. So, gisa-gisa lang tayo, guys. Kapag soft na yan, ilalaho ko na yung mga gulay na mas matagal maluto. Kagaya ng sitaw, labanos. Uunahin na natin yan. And by the way, inihiwalay ko yung stem ng kangkong. Kasi inuuna ko siyang isa lang kaysa ilahok kaysa dun sa dahon. Yung dahon, pinaka last na yun. Ayan. So, I'm mumbling again sa pagsasalita. So, sorry guys. Merong yung ating, ano, nagkakaproblema yung ating boses. Ayan. So, gigisa-gisa ko lang siya. And then, lalagyan natin ng seasoning. And kung hindi nyo pa nasubukan yung way ng pagluluto na isusutay mo yung gulay mo sa sinigang na hipon, subukan nyo guys. Iba ang sarap ng sabaw niya. Yung mabango, may aroma talaga siya. Ayan, nalagay ko lang ng asin. And then lalagyan din natin siya ng paminta. Basic. And then, lalagyan natin siya mamaya ng kaunting yung seasoning mix natin para sa mas masarap na lasa. So, pwede mo na rin naman siyang lagyan ng cubes. Pero nagkataon, ang meron ako ngayon yung powder. So, powder ang ilalagay natin. Ayan, isusuti lang natin siya. Hanggang parang yung nagpawis-pawis na yung ating gulay. May steam na siya. And then, sasabuan natin ang... Yung sabaw naman, depende na kung gano'ng karami ang sabaw na gusto nyo. Kung mahilig sa sabaw, at lalo kung malamig ang panahon, damihan ang sabaw. O, pero yung sa amin... Tama lang siya sa akin, na sabaw. Yan lang ang kayang higupin. So, iyan. So, kasi sa ating pagluluto, may kanya-kanya naman tayong way talaga. And I always know that. We all know that. So, lagyan natin siya ng ating magic na powder. Ayun. So, bali, ano yan? 1.5 teaspoon yung nilagay ko. And then, ikakover natin siya para maluto yung ating gulay. Pero hindi natin siya ika-cover ng matagal, pakukuloy ng matagal. Once na kumulo na siya, just leave it a second and then i-open na natin siya at ilalagay na natin yung ating iba pang mga ingredients. So, ilagay na natin yung okra. Yung okra natin, talagang isang kulo lang yan. So, basta kasi naglagay tayo ng ating lahok, so, na nawawala yung pagkulo niya. So, once na i-cover mo, kumulo uli. Alisin mo na yung cover kasi huwag patatagalan kasi magiging mushy-mushy yung ating vegetable. Yan. So, ngayon, ilalagay ko na yung ating hipon kasi kumulo na yung, napakuluan na natin yung okra. Ayan. So, at the same time, ang bilis, nakita mo, pink na agad yung ating hipon. So, ilalagay na natin yung dahon ng kangkong para pag isang kulo niyan, ika-cover natin, luto na siya. So, yan. Push-push lang natin para makaver ng soup yung ating kangkong, and then ika-cover natin ng very, very quick. Once na kumulo, ayan na. Okay na siya, guys. So, i-complete seasonings na lang yung ating pampaasim. Kasi hindi ko agad nilalagay siya kasi didilaw yung gulay natin. So, to keep your vegetable more green and still green para maberde-berde pa yung gulay natin, huwag natin ilalagay agad yung ating
pampasin. Ayan. So, basically, luto na to. Hindi na natin siya ikakover. Dagdagan na lang ng seasoning kung matabang pa sa iyo, kung ano pang kulang. And then, ready to serve na. Kailangan lang natin bigyan ng isang kulo yung ating pampasin. And then, yan na. Guys, luto na. And then, ihanda na ang kanin. Kahit na kanin lamig, okay na okay kasi mainit naman ang sabaw. Ayan. And kung gusto nyo pa rin na merong dipping sauce, patis na may kalamansi ang kapartner. So, enjoy your lunch and thank you for watching, guys. Sana po mag-subscribe kayo at para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. God bless!